Kinaya mo kahapon, kinaya mo ng maraming panahon, kakayanin mo rin ngayon. At ngayon, hapon na naman, time check 3:05 p.m. Tayo ay aarangkada na naman patungo sa karagatan, na kung saan karagatan sagot sa pusong nasusugatan. Hayaan mong tangayin ang alon niyang feelings mo sa kanya. Nagmamahal, gas station. At ito na nga, nakarating na rin tayo sa Makalaang. Yung kabilang way, patungo yan sa Tori-Tori. At ito ang sementeryo ng Makalaang at Tori-Tori. At dahil sa matatakutin ako, tuwing nadaan kami dyan ng madaling araw, lagi akong napikit, lalo pat laging natataon ng alas tres ng madaling araw. At tsada, nandito na agad kami sa awing yate. Magsisimula na naman tayo sa pag-row your boat bago pa andarin ang makina. At kailangan dun sa malalim na parte ng tubig dagat para hindi mapuruhan ang hélice ng ating yate. Yung bangka na nasa unahan namin, naghahanda na rin sila para maglaot at mangisda. Karamihan ang hanap buhay dito sa amin nagmumula sa dagat. At ngayon nga, papunta na naman kami sa baklad para punin ang mga pumasok na isla sa lambat. Kaya ito, lakbay dagat muna bago makarating. At napakakalmado ngayon ang dagat. Hindi katulad ng mga nagdaang araw, lagi siyang galit. Kaming dinuduyan na ewan pagpalapit na kami sa baklad. At ngayon ang chill lang ng biyahay namin. Kaya napaindak sa tuwas, tsukokoy. Konting giling dahil sa sabak na naman sa pag-angat ng mga lambat. Pero hindi masyadong mabigat ang mga lambat ngayon dahil bagong bilad siya ng 2 days at kabababa lang ng mga lambat kahapon. Kaya sigurado mabilisan niya lang itong mayaangat. Lalo pat walang mga pasaway na damo na pumasok sa lambat. At mukhang malinis talaga ang baklad ngayon. Sa sobrang linis, pati isda, wala akong makita. At siya daan, sa sobrang bilis niya mag-angat ng lambat, hindi ko na nabidyuhan. At ito nga pala ang aming huli for today video. Sa pointed nga pala si Shukokoy dyan dahil maraming nakalusot na isda gawa ng pumi na ang hinatngat ng butete. Pero ganun pa man, panibagong biyaya na naman ito mula sa Panginoon na dapat natin ipampasalamat. Dahil hindi tayo hinahayaang magutom. Depende na lang siguro sa level ng katamaran mo sa buhay. Ay hindi laging mabuti. Masaya at masagana, may kasama itong pagtitiis at pagpapasakit upang matuto tayo sa panahon ng kahirapan at hindi sa panahon ng kasaganahan. At tulad ng nasabi ko na, kinaya mo kahapon, kinaya mo ng maraming panahon, kakayanin mo rin ngayon. At dahil hapon na naman at ang takip silim ay papalapit na, may panibagong bukas na naman tayong haharapin. Thank you for watching!